Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kumusta kayo? Saan kayo? Nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Stock Tao. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ni Aries po ay the Ten of Cups. Napakaganda nito. Because harmony ito. No? Harmonious relationship ito. Within the family members. No? This is a time for happiness. This is a time for love, no? This is a time for material success din ito, Aries, no? Kaya magiging masayang-masaya ang pamilya, ang members ng family because of love and joy na nararamdaman ng bawat isa dito sa loob ng pamilya. Kung meron mga dati hindi pagkakaintindihan siguro between each other or kung sa isang miyembro ng pamilya ninyo, you know, ano yan, ngayon magkakaroon na kayo ng harmony, magkakaroon na kayo ngayon ng mas magandang relationship, no? Kasi maaaring meron na ditong forgiveness, meron na ditong pag-uusap na magaganap at kung ano man yung sigalot, ano man yung hindi pagkakaintindihan, magkakaayos na. There will be reconciliation na. There will be positive na energy surrounding you and that person. Kaya magkakaroon na dito ng resolution, ano, sa kung ano man yung hindi pinagkakaintindihan in the past. So we have 9 of Wands. Ayan. Never give up. No? Never give up. Kung meron kayong mga pinagdadaanan, let's say for example, may mga problema, may mga obstacles, no? There is no room for giving up. There's no room for pagsuko, no? Yun ang lagi ninyong tatandaan, okay? Always remember that kahit anuman ang pagsubok na dumating sa buhay natin, let's just embrace it because that is part of life, that is part of our life's journey, no? At saka, dito sa 9 of Wands, no, siguro may mga challenges or obstacles na nararanasan or maaaring maranasan ng iba sa inyo dito, Aries. Pero tandaan ninyo, 9 of Wands na to, ang sunod nito is 10, which is already, nandoon na yung, ano, yun, nandoon na yung tagumpay ninyo, nandoon na yung victory ninyo, kaya never give up, isang push na lang, last push nyo na and mararating nyo na yung tagumpay. Kaya, even if it's challenging, you know, isang huling challenge na lang ang maaaring kaharapin ninyo sa ngayon at nandoon na kayo sa inyong tagumpay. Kaya, don't give room or don't entertain those challenges sa isip ninyo as talagang obstacle, ano, or talagang sagabal because ano na lang yan, kumbaga, test of faith na lang yan sa inyo, no? Aries, at kayang-kaya ninyo yan, ba? Diba? Si Aries, merong go-getter attitude, kaya kahit anuman ang dumating sa inyo dito na maaaring maging problema or obstacles dyan, wag na wag kayong susuko. Pairalin ninyo ang inyong determination, which is very you, ba? Diba? Katangian nyo talaga yan. At wag kayong babalik, kumbaga, no? You can bend but not break, okay? So we have 4 of Swords, ayan. So maybe ang iba talaga sa inyo dito mayroong pinagdadaan ng challenge sa buhay, maaaring napapagod na kayo, maaaring feeling ninyo exhausted na kayo. Siguro ang iba sa inyo nararamdaman tama na, no? Pero huwag ninyong i-entertainin yan. Huwag ninyong sukuan ang kung ano man ang sitwasyon. All you need to do now siguro is just step back a little from what is causing you stress. Step back a little dyan sa inyong sitwasyon at magpahinga kayo. Kasi maybe physical or mental exhaustion lang yan. And you can get through that. Pagpahinga ka,
step back ng konti, tapos kapag nakapagpahinga ka, nakabalik sa balanse ang sarili mo, you can get back to focus, then get back to it, no? Balikan mong muli kung ano yung ginagawa ninyo, okay? Dahil tandaan ninyong napakalapit nyo na sa tagumpay. So we have Knight of Cups, ayan, there is forgiveness dito, no? For some of you, maaaring meron ditong mag-apologize sa inyo. Kung meron ditong kunyari, may nagawang hindi masyadong maganda sa inyo in the past, or meron ditong nagkaroon ng hindi magandang pakikitungo sa inyo in the past, maybe this time, madilinawan din ang kaisipan niya, and he is going, or she is going to ask for your forgiveness. Posible din ang iba sa inyo dito, pagdating naman sa love and romantic relationship, lalo-lalo na if you are single Aries, maaaring yung offer na to is an offer of love. Maaring meron ditong mag-ask sa inyo to have a date, no? Maaari din na meron ditong mag-propose, maaari din na meron ditong manligaw sa inyo, yung ganon. So, it could be that as well, lalo-lalo na kung ikaw ay single and if you are looking for love. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and Light. Namaste. Hello Leo, Sun Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. O na mensahe ni Leo ay Ace of Swords. Ayan, napakaganda. Kasi meron ditong epiphanies, meron ditong new ideas, meron ditong new plans that may arise, no? Maaring hinihingi ninyo to, maaring humihingi kayo, nagre-request kayo sa Divine Universe ng enlightenment or clarity, kaya naman binibigyan na kayo ng impormasyon o detalye na makakatulong sa inyo at this time. Ace of Swords is a new beginning energy, kaya posible dito na meron kayong sisimulang bagong chapter sa buhay ninyo. Maybe you are heading towards a new beginning, a fresh start in some areas of life, ano, tsaka ano to, kung ano man yung mga bagong idea na to na parating sa inyo, ito yung panggagalingan ninyo ng, dito kayo, parang hugot ito ninyo, no, ito yung panggagalingan ng kung ano mang inspirasyon, ano, dito na related doon sa kung ano man ang bagong path na gagawin ninyo dito, or anong path ang tatahakin ninyo at this time. This is also a victory energy, no, kaya maaaring ang iba sa inyo dito, siguro meron kayong mga problema or meron kayong mga challenges sa buhay na pinagdadaanan, ano, and yung mga bagong ideas na to, yung mga epiphanies na to, maaaring yan ang magiging susi, no, para sa inyong pagtatagumpay. Maaring yung epiphanies na yan, yung new perspective na yan could be the key para dito na malusutan ninyo kung ano man ang sitwasyon ninyo sa ngayon. So, let's see kung ano pa. We have King of Wands. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, you know, you are very magnetic. You are very influential. At saka, ano kayo, napaka-charming ninyo, ano? Marami kayong taong namamagnetize towards you dito na talaga namang hindi ninyo, kahit hindi ninyo hingiin ang tulong nila, kahit hindi mo hingiin yung kanilang suporta, attention, namamagnetize mo sila towards you, no? Yung sila na yung mag-o-offer ng tulong sa'yo, sila na yung lalapit sa'yo para tulungan ka, asistihan ka, or suportahan ka sa kung ano man ang kailangan mo, no? Or even hindi mo kailangan, talagang merong mag-o-offer dito sa inyo. Isa pa, parang yung purpose ninyo sa ngayon or yung mission ninyo sa ngayon, Leo, is to ano, to be the leader, no? You are a natural born leader, kaya maaring kahit ang iba sa inyo hindi ninyo namamalayan, but you are helping people, but you are touching many people's lives, no? Maari din ang iba sa inyo dito, kayo yung nilalapitan ng mga tao sa paligid ninyo lagi para humingi ng tulong, no? In any way, lalo-lalo na ang maging inspirasyon nila, humingi ng gabay sa inyo, di ba? Yung mga ganon. So,
ano kayo eh, very influential kayo in a good way, no, sa ibang tao. So ang ba talaga sa inyo, maaari din na may promotion din dito sa trabaho, maaaring yung position ninyo sa trabaho is going to level up at this time, at yan ay maaaring isa sa mga malaki ninyong mission sa ngayon. Maaari din ang iba sa inyo dito, Leo, is going to put up a new business. No? Maaaring meron dito mga entrepreneurial na idea ang iba sa inyo. Kaya maaaring ganun ang sisimulan ninyo sa ngayon. So we have 3 of Cups. This is a celebratory energy. Marami kayong dahilan siguro ngayon, or there are some reasons for you to celebrate sa ngayon. And you're going to celebrate that with your family and friends, you know? Posible din na invitation ito, social gathering, mga ganon. Posibleng ganon din. Or, siguro, magtatagumpay kayo dito, diba? This is a victory energy. Kaya most likely, ang iba sa inyo, yan din ang dahilan, you know? Yung pagtatagumpay ninyo sa ngayon, sa kung ano man ang inyong mga problema, or sa kahit ano man ang inyong endeavor, maaring yan ang rason ng inyong pagsiselebrate at this time. So, congrats. This could also be celebration, like, ano, milestone ninyo sa buhay, like anniversaries, birthday din, maaaring may mga kasalan din dyan, or mga marriage proposal, no? So maybe may mga ganong ganap din ang iba sa inyo. And that is what you're going to celebrate with your loved ones. So we have 9 of Pentacles, napakaganda. Isa pang rason ito, Leo, na maaaring ito ang inyong dahilan ng pagsiselebrate sa ngayon, because this is you reaping the rewards of your hard work. Meron ditong financial reward. Meron ditong prosperity and abundance, no? Na nakapaligid sa inyong horizon sa ngayon. Maaring ito yung inyong celebrate, no? Maaring you're going to step back a little from what you are doing, from what you are focusing on, para i-savor ninyo, i-enjoy ninyo ang fruit of your labor ninyo na ito, ano? Maaari din, ano to, return of your investment ito, kaya pinaghirapan ninyo yan, pinagsikapan ninyo yan, so you are entitled to savor that, no? You are entitled to enjoy that, okay, Leo? So good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kumusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Sagittarius for today. So we have 10 of Cups. This is happiness, this is love, this is contentment, satisfaction, material success, no? Napakasaya, isang masayang pamilya, isang masayang pagsasama, to harmonious relationship ang meron dito for some of you Sagittarius, okay? Ang maganda rin dito, ano, masaya ang pamilya. Masaya dahil siguro nagkakaintindihan ng lahat. At saka kung ano yung mga kailangan ninyo, ano yung mga gusto ninyo, ay nandiyan na, no? Kaya, ano, masayang-masaya, joyful ang pakiramdam ng bawat isa, satisfied sa kung ano ang meron, contented sa kung ano ang meron, yung gano'n. So, this is really a happiness, joy, na mararamdaman ng bawat isa sa inyo dito, as Sagittarius, sa inyong pamilya. Kung meron din dito hindi pagkakaintindihan with another person in the past, no? Now is the time that you may come up with peaceful resolution. No, magkakaroon na ng pagbabate, magkakaroon na dito ng pag-iintindihan muli, no? So that is really beautiful. So what else? We have the Emperor energy. Everything is going to be back in order na sa buhay ninyo. Kaya pati yung kung may hindi kayo pagkakaintindihan with another family member in the past, pati yan talaga maging maayos na ang lahat. Everything is going to be back in order. Magiging ano na, matiwasay na kayo ngayon. Yung pakiramdam ninyo is going to be yung tahimik na ba? Magkakaroon na kayo ng peace of mind dito, no? Posible din ang iba sa inyo dito will be promoted into a leadership role for some of you. Posible din na
nasa nandun na kayo sa position na yan. Maybe you're already a person of authority sa kung saan man ang inyong pinagtatrabahuan, yung mga ganun. Posible din ano, na padre de familia kayo, no? Since this is a general reading, so this could be ano, a male or female energy. So maari din ano, ano kayo at tumatayo kayong nanay na at the same time tatay din sa pamilya. Posibleng ganun din ang ganap ng iba sa inyo dito, or maybe you are becoming a mother na, or you're becoming a father na, no? So maybe you are stepping into the role of a dad or a mom or both, no? Single parent din siguro ang iba sa inyo dito. So what else? We have Nine of Swords. Ayan. So feels like ito yung pinanggagalingan ninyong sitwasyon, no? Dito kayo nanggagaling at papunta kayo dito sa dalawang ito, no? For some of you, you know, maybe namang problema ang iba sa inyo before, meron kayo ditong winoworry, meron kayo ditong ina-anticipate na maaring maging problema. So, posibleng ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo. Pero, you are heading towards the bringing back the order sa buhay ninyo. Kaya, most likely, you are going to, ano, to step away from this situation. Na yung sleepless nights ito, hindi kayo makatulog, stressed out kayo, pinoproblema ninyo ang something sa buhay ninyo, and even hindi pa nangyayari, maaaring pinoproblema na ninyo ang something talaga. So, posibleng ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo dito. Maaaring yan ang pinanggagalingan ninyo, but, you know, we have happiness card, and we have back in order card din dito. So, most likely, kung ano to, that is going to fade away. May mga opportunities dito na parating sa inyo, diba, na para maging masaya kayo. Kaya, most likely, tatalikuran nyo na ang energy na to, Sagittarius, okay? And mapapalitan nyo ng harmony, mapapalitan ng love, ng happiness. So, posibleng ang pinoproblema ng iba sa inyo dito is regarding pamilya, regarding pera, regarding trabaho, maaring ganun. But, whatever the case may be, you are heading towards happiness na, Sagittarius. So, masusolusyonan nyo to. Kung ano tong pinag-worryhan ninyo, kung ano tong kinai-stressan ninyo, that's going to fade away. No? There will be an opportunity for you na dadating na maghahatid sa inyo doon sa katiwasayan, sa peace, sa contentment, sa happiness, and joy. Okay? So, what else? We have Four of Pentacles energy. So, most likely, ang iba sa inyo dito, ang problema, pera, ano, posibleng ganon. Maybe, meron kayong mismanage na pera, budget, yung ganon. So, could be, yun ang problema ng iba. But, breakthrough is coming in, di ba? Magiging masaya kayo. Everything will be back in order. Kaya, you will be able to find out or to figure out how you're going to manage your resources wisely. This is also taking control of your money, you know. Kasi ang iba siguro din sa inyo, Sagittarius, walang balance din sa paggastos, no? Sa paggastos and sa kinikita ninyo. Maybe hindi ninyo na mo-monitor ang in and out ng inyong pera. Maybe hindi rin ninyo nababudget ng maayos ang inyong kaperahan dito. Kaya maybe this is also a reminder for you na balansehin ninyo ang inyong ano, ang paggastos versus kinikita ninyo, no? So, in short, manage your resources wisely. Manage your money wisely. Siguro, some of you may need to do some kind of budgeting, budget plan, di ba? And sundin ninyo yun as much as possible. So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.